Pagkagaling ko po sa kusina. Ayon sa mga pulis, nagbigay sa kanila ng salaysay si Divina Odicta na nakatira sa paupahang bahay na pinuntuhan ni Nancy at Annalyn. Nung dumating po yung dalawang babae na yun, papanangharian na tayo. Sige, salamat na rin ha. Eh nagkaroon po sila ng pag-uusap. Akala ko ba kayo? Ayon sa naging salaysay ni Divina, habang abala siya sa pagluluto ng tanghalian, narinig niya ang nagtatalo si Nancy at Annalyn. Annalyn, akala ko tanggap ko na natalunan ako. Pero hindi pala. Habang nag-uusap po yung biktima at isang babae, nauwi po sa isang pagtatalo. Alam mo, wala namang kahihilat ng ito yung inalawa ko. Kahit talaga ka ng bastos ka eh. And then dumating sa point na naging heated argument na talaga hanggang sa nagpambuno sila. Ah, ganun ba? Kakalbuhin kita, babae ka, malaki ka! Na hanggang nakahiga na po sa floor yung biktima natin. Yung kahoy na 2x2 ang ginamit ng babae para ipukpuk po sa ulo at babahagi ng parte ng katawan ng ating biktima. Tinawad ko po si Annalyn pero nagalit po siya sa amin. Annalyn, Jesus ko! Tama, natigilan ko yan! Ayon pa kay Divina, nakita niya nang dumampok ng kahoy si Annalyn. Ayon pa sa saksing si Divina, nang mawala ng malay si Nancy, nagawa pa siyang takutin at pagbantaan ni Annalyn. Walang makakaalam nito. Siya po ay binantaan nung babae na kung ikaw ay magsasabi ng sa mga otoridad, matutulad ka sa kanya na pinatay. Natakot naman po na itong ating witness, kaya nga po hindi siya nakapagsalita agad o hindi siya nakapag-report. Ilang saglit pa ayon kay Divina, nagpaalam sa kanya si Annalyn na aalis ng bahay. Sa salaysay ni Divina, makalipas ang 3 oras, bumalik si Annalyn sa inuupahan niyang bahay. Kasama noon ni Annalyn ang isang minor de edad na anak na lalaki na itinago namin sa pangalang Carlo. Ayon kay Divina, magkatulong na itinali na magina ang mga kamay at paa ni Nancy. Pinantali sa kamay ng paa ay yung pong bubang goma ng interior ng gulong. Tinali po nila yung kamay at paa ng biktima. Makaraang ikapo sa mga kamay at paa ng biktima, hinatak daw na magina ang katawan ni Nancy sa may sulok ng bahay. Tinakpan ng yero. At saka umalis ang dalawa sa lugar. Bandang alas 12 ng hating gabi, Noy ka-27 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Sa pahayag ni Divina sa mga pulis, muling bumalik sa inuupahan nilang bahay si Carlo kasama ang isa pang lalaki. Kinilala ni Divina ang lalaki na si Billy Baron, manugang ni Annalyn. Magkatulong daw na isinako ng dalawang lalaki ang bangkay ni Nancy. Ang sabi po sa anak ni Annalyn, itatapon daw po nila sa tulay. Sa bahay, pwede po. Mula sa bahay ni Divina sa barangay Aduas Norte, isinakay daw ng dalawang lalaki sa isang tricycle ang nakasakong bangkay ni Nancy. Ito po ay nung mga bandang gabi na para siguro ho, iniisip nila na para walang makakita dun sa sakong kanilang itatapon dun sa ilalim ng tulay ng Baldi Puente.
sa imbestigasyon ng Kabanatuan City Police, nalaman nilang umalis sa lungsod ng Kabanatuan ang pamilya ni Annalyn at nagtago sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama raw na nagtago ni Annalyn ang asawang si Jose Gonzalez. Sa aming panayam sa kapatid ni Nancy na si Delia, sinabi niya matagal nang kaibigan ni Nancy sina Annalyn at Jose. Ayon kay Delia, nanligaw at naging nobyo noon ni Nancy si Jose. Dalagat binata pa po sila eh. Basta si Nancy po unang nililigawan ni Jose. Kalaunan ayon kay Delia, nakahiwalay din ang dalawa. Pinikot po ni Annalyn si Jose hanggang sa din naging mag-asawa po si Jose at si Annalyn. De, si Nancy po, naging nagkaroon na po siya ng ibang pangasawa. Pagsisiwalat ni Delia, hindi nagtagal nagkaroon ng lihim na relasyon sina Nancy at Jose kahit pa may kanya-kanya na silang pamilya. Ako naman talaga ang mahal mo, diba? Nung high school pa naman tayo eh. Kaya na, syempre, nagkaasawa ka. Tapos ako rin. Hindi ko ba nalagakot po yung nalamot ni Anna? Tumagal-tagal po na meron na po sila sigurong anak na isa, ganun, si Annalyn, si Jose naman, liligawan ulit siguro si Nancy hanggang sa naging mag-boyfriend sila, hanggang sa nagkikita lang po sila, ganun. Hindi po sila may isang bahay na tinutuluyan sa isang bubong. Dahil sa ibinigay na salaysay ng mga saksi, itinuri na pangunahing suspect sa pagpatay kay Nancy ang kaibigang si Annalyn Gonzalez. Nangalanan po ni Divina na ating witness na ang pumukpok nga po sa ating biktima ng 242 ay si Annalyn Gonzalez. Maging si Jose Gonzalez, itinuri ding suspect sa krimen. Kanyang partisipasyon naman po ay tinulungan niyang magtago ng ilang araw itong si Annalyn Gonzalez. Sangkot din sa krimen ang anak ni Annalyn na si Carlo. At manugang na si Billy Baron na magkasamang nagsilid daw sa sako at nagtapon sa bangkay ni Nancy. Son-in-law po nila na si Billy Baron na siya naman pong tali sa kamay at paa ng biktima at nilagay sa sako at siya pong nagtapon dun sa ilalim ng tulay ng Baldi Puente. Kasama ni Billy ang isa pang anak ng mag-asawang Gonzalez na isa pong minor de edad. Ayon sa hepe ng Kabanatuan City Police, selos ang lumabas na motibo kaya nagawang paslangin ni Annalyn si Nancy. Ang lumalabas parang may love triangle o crime of passion kasi nga sinundo niya ang biktima at kinumpronta at pinlano niya na patayin itong ating biktima.